Thank you.
Thank you.
sins and sorrows roam, nor thorns infest the crown. He comes to make his blessings flow. Or as the curse is bound, thank you.
Magandang umaga po mga kapatid. Muli tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat at niluluwalhati natin ang Panginoon sa pagkakataong ito na tayo po ay magkakasama at atin pong pagsasama-samahin ng ating puso't isipan sa atin pong pagsamba, sa atin pong pagluwalhati sa ating Panginoon. At salamat din sa pagkakataon na makapagbahagi po sa bawat isa ng salita ng Panginoon. I'm sure ang Panginoon ay nangungusap sa atin, no, every Sunday, every Wednesday po na napapakinggan natin ang kanyang salita at maging sa atin pong mga devotions every morning. Alam ko po na kumikilos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ang dalain ko po ngayon pong umaga, muli ay buksan ng Panginoon ang puso't isipan natin at muli na tayo po ay kausapin, ipaalam sa atin kung ano ang kanyang kalooban. At sa biyaya ng Panginoon ay magawa natin ito sa ating pong pang-araw-araw na buhay. So sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang atin pong mga Biblia sa Luke chapter 2 verses 8 to 20. At pakinggan po natin ang magbabasa nito. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests." When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na inyong ipinagkaloob sa amin muli na kami ay makasamba sa inyo sa spirito at katotohanan. Salamat sa bawat isa na nanonood, nakikinig. Salamat po sa panahon na kanilang ibinigay. Dalain ko po, Panginoon, na busugin mo sila, inyo silang aliwin, palakasin, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyo pong salita na mahayag ngayon pong umaga. Tulungan mo inyong lingkod na may bahagi niya ng maayos, maliwanag, at may kapangyarihan po inyo pong salita. Sapagkat lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pansinin po natin itong mga pictures na ito. Ano po ang inyong napapansin? Po, meron pong kulang, di po ba? Katulad po ng bulaklak, no? Parang hindi maganda ang bulaklak pagka may kulang na isang petal. Okay? Ganun din ang isang bahay na walang bintana. Gusto niyo bang tumira sa bahay na walang bintana, no? Palagay ko hindi tayo titira diyan, lalo na ngayon at merong COVID pa rin, no? Bagamat ko konti na ang na-i-infect, pero ang advice ay dapat maganda ang ventilation ng bahay o ng lugar na iyong tinitigilan, no? Parang dapat lampasan ng hangin. So hindi tayo siguro titira sa bahay na walang bintana. Okay? And then sigurado, no, kahit sino na driver ay hindi sasakay sa isang sasakyan, kahit na gaano pa kaganda yan, no? Kahit na yan ay mamahalin kung kulang ng isang gulong. At ganun din, siguro mahihiya tayong ngumiti, no? Ibigay yung ating pamatay na ngiti kung merong kulang kahit isa lang sa atin pong mga
ngipin. Sapagkat ang nagpapaganda sa isang bagay ay pagka ito ay kompleto. Okay? Katulad na lang po ng paglikha ng Panginoon. No? Kung inyong mapapansin, from day 1 hanggang day 5, ang sabi ng Panginoon sa Genesis, it was good. Pero nung nilikha na niya ang tao sa 6th day, ang sabi niya, it was very good. And then after that, nung ikapitong araw, siya po ay namahinga na. So makita po natin doon ano, na maganda po parati ang plano ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat ito'y kumpleto. Hindi po ito kulang-kulang. Okay? Pagka ibinigay niya ito sa atin, ito po ay laging kumpleto. No? Ang kailangan na lang nating gawin ay tumugon. Ngayong umaga, mga kapatid, 13 days na lang, Pasko na. Ano po? At ako po'y naniniwala ngayong umaga na simula nung nag-celebrate po ang sangkatauhan ng Pasko, ay kumpleto po lagi ang celebration. Of course, ang number one na dapat present no sa Pasko ay ang Panginoong Hesukristo. Walang Christmas kung wala ang Panginoong Hesukristo. At sa kanya pong pagdating dito, ay gumamit ang Panginoon ng iba-ibang mga tao para makumpleto ang plano ng Panginoon. Okay? At naniniwala po ako na every time na sineselebrate ito, itong mga supporting cast, ika nga, ay laging nababanggit, lagi pong nababasa, lagi pong kasama no po, pagka pinag-aaralan ang tungkol sa Pasko. At ngayon pong umaga, since ang atin pong tema ngayon pong December ay Christmas, the story of obedience, atin pong pag-aaralan ang mga tao na ginamit ng Panginoon na sumunod sa kanyang mga utos. Last Sunday, napag-aralan po natin ang obedience ni Joseph and Mary. At ngayon pong oras na ito, ang atin pong pag-aaralan ay tungkol sa mga pastol. Kaya pinamagatan ko po ang atin pong mensahe, The Obedience of the Shepherds. No? The Obedience of the Shepherds. Ang pagsunod ng mga pastol. Marahil kasama kayo sa mga nagtatanong, bakit ang mga pastol ang unang nakaalam? No? Bakit sa kanila unang ibinalita ang napakaganda, no? Pinakadakilang balitang ito na pwedeng marinig ng sangkatauhan. Okay? Maraming mga haka-haka, maraming mga observations, no? Maraming mga opinions ang mga maraming Bible scholars, no? At ang sabi ng iba, no, because these shepherds are ordinary, they are outcast, no? They are obedient, no? Kaya sila pinili. Okay? So posible nga na yun po ang ano, yun ang dahilan ng Panginoon, although talagang hindi natin alam kung ano ang dahilan, bakit sila pinili. Pero base po sa observation, makikita po natin na talagang ganyan kumilos ang Panginoon. Ano? Madalas ang kanyang pinipili, madalas ang kanyang ginagawang bahagi ng kanyang plano ay yung mga hindi kilala. No? In fact, yung mga patapon, no? Yung mga parang wala ka nang mapapakinabangan, yun ang kanyang pinipili. At yan ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verses 28 to 31. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, at marahil ito'y madalas na nating naririnig. Ang sabi niya dito, He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let him who boast, boast in the Lord. No? So dito, sabi ni Apostol Pablo, no? Talagang pinipili ng Panginoon yung mga mabababa, no? Yung mga outcast, yung mga ordinary people, no? Para hiyain yung mga marurunong, mga mayayaman, yung mga magagaling. Okay? Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay hindi natin ipagmalaki yung ating karunungan, yung ating kayamanan, yung ating mga ari-arian. Dapat ang ipagmalaki natin ay kilala natin ang Panginoon. At ako'y naniniwala ngayong umaga na isa ito marahil sa dahilan kung bakit ang pinili ng Panginoon ay ang mga pastol. Pero again, hindi tayo pwedeng maging dogmatic dito sapagkat hindi nakasulat sa Bible ang dahilan kung bakit pinili ng Panginoon ang mga pastol.
di po ba? Kung tayo siguro ang Diyos at ipapanganak ang Panginoon, no? Ang hari ng mga hari dito sa lupa, sigurado dapat muna itong ipaalam sa ating presidente, no? Or sa mga media, no? At kailangan legitimate na media ito, no? Kasi uso ngayon ang fake news. Di po ba? At lalo tigit, dapat malaman ito ng mga religious leaders, no? Ng mga Pharisees, sapagkat sila ang nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kumbaga parang nararapat lang na sila ang makaalam una nito, sapagkat alam nila ang salita ng Diyos. Pero ibinalita unang-una ang kapanganakan ng Panginoon sa mga simple, no? Sa mga outcast, no? Na mga pastol na ito. Marahil sa umagang ito, sa halip na isipin natin, no, or i-imagine natin, no, kung ano yung mga hindi isinulat dito, no, mas maganda na ating pag-aralan, tingnan kung ano yung isinulat dito. Ano ba ang ginawa ng mga pastol na ito? At naniniwala ako, as we study what they did, we will realize why the Lord has chosen them, no, to be part of this great and wonderful plan of salvation of God, no? Nung sinugo niya ang kanyang anak dito po sa lupa. So, meron pong dalawa na katotohanan tayong makikita buhat po sa pagsunod ng mga pastol na ito. Ang una po, the description of their obedience, no? Ang paglalarawan, no, ng kanilang pagsunod. So, paano ba sila sumunod? Okay? So, again, kung babalikan po natin itong Luke chapter 2 verses 8 to 20, marahil ay ilang beses na nating narinig ang mga salitang ito. Kaya alam natin na habang itong mga pastol na ito ay marahil namamahinga na, no, sapagkat madilim na ang gabi, no? Marahil ang mga tupa nila ay natutulog na, silang lahat ay namamahinga na. Marahil sila ay antok na nang biglang may magpakita sa kanila na anghel, no? Kahit ako po, mga kapatid, no, sa dilim na 'yon, ano, sa parang na 'yon, ano, na napakadilim, ano, wala pang street lights po noon, no? Kaya napakadilim. Tapos biglang may magpapakita sa napakaliwanag na anghel, talagang matatakot ako noon, no? Marahil ang magiging reaction ko, tatakbo talaga ako, papalayo, no, magtatago ako. Pero bagamat natakot ang mga pastol na ito, ay sinabihan sila ng anghel, oops, no, huwag kayong matakot, hindi ko kayo sasaktan, no? Kasi kung babasahin ninyo ang Biblia, every time nung papakita ang anghel, parang ganun agad ang ano, reaction, no? Natatakot lahat, katulad nung nagpakita sa Gabriel kay Mary, no? At sa iba pang mga Bible characters, no? Natatakot sila. Pero sabi lagi nila, no, huwag kang matakot, no? Do not be afraid. Then sinabi na nila yung napakagandang balita na dapat nilang marinig. Ang sabi sa verse 11, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." So pagkasabi nito, no, ng anghel dito sa mga pastol na ito, ang sabi dito sa verse 13 hanggang 14, "Suddenly a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, 'Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests.'" So, talagang na-imagine ko yung pagkamangha nilang lahat, no? Sa nangyaring ito. Okay? Na talagang nung una isa lang, tapos biglang isang napakalaking grupo ng mga anghel at sila'y umaawit. At iluluwalhati nila ang Panginoon at sinasabi nila kung ano ang mangyayari sa mga tao. Okay? So, and then after that, biglang umalis na yung mga anghel at na-imagine ko na talagang sila ay manghangha pa rin. Ano? Kumbaga nakanganga pa rin sila, hindi pa rin sila makapaniwala na nakita nila ang mga bagay na yun. Pero, ang maganda sa ginawa nila after nilang makita at marinig ang sinabi ng mga angels, ang sabi po dito sa verse 15, "When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, 'Let's go to Bethlehem
and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So, ang una po na gusto kong makita sa description ng kanilang obedience ay their obedience is corporate, no? Nung sinabi dito na let us go. Okay? Ano po ang ibig sabihin nun? No? Nung marinig nila, no, yung magandang balita, no? At sinabi sa kanila na makikita ninyo itong tagapagligtas na ito, no? At nung sinabi ng mga anghel na may tanda, no, kayo na hahanapin para makita ninyo ang tagapagligtas na ito. Ang reaction nila after na umalis yung mga angels, no, they say to one another, let us go. Kumbaga, ang ibig pong sabihin nito, no, marahil yung iba hindi makapaniwala, no? Marahil yung iba ay ayaw nilang pumunta, no? Pero ano ang sinabi nila sa isa't isa? Let us go. Tara nga, no? Kumbaga, inaya nila ang bawat isa. In-encourage nila na sila'y magsama-sama, no? Walang maiwan, no? At ang gusto ring ipakita dito, walang nagsarili, no? Walang nang iwan, parang oh, ayaw niyo sumama? Ah, ako na lang, no? Walang ganun, no? Hindi sila umalis hangga't hindi silang lahat ay nagsama-sama. So yun pong ibig sabihin ng let us go, no? They say to one another, no? They encourage one another. So nag-decide silang lahat na sumunod doon sa sinabi ng angel. Okay? So ang isa na makikita po natin dito, no? Ang maganda sa kanilang pagsunod, no? Hindi nila hinayaan na sila lang ang sumunod, no? Kundi in-encourage din nila yung iba na sumunod. At napakagandang paalala po yan sa atin mga kapatid, sa atin pong pagsunod. Sa atin pong pagsunod, let us also encourage others to follow, no? Or to obey the Lord. Hindi po yung ayaw mo sumunod, bahala ka. Basta ako, susunod ako. Dito, makikita po natin, no? Na kumbaga ang motto ng mga pastol na ito, walang iwanan, no? Walang maiiwan, no? Walang aalis na mag-isa. Sama-sama tayo. Okay? Ngayong umaga mga kapatid, ini-impluwensyahan ba natin yung ating mga kapatiran, yung ating pong mga kasamahan na sumunod, no? Kahit na lang sa batas trapiko, no? Yung ating pong pagsunod, no, pananatiling pagsunod sa batas trapiko, yun po ay pagpapakita that we are encouraging others to obey. Kasi mahirap po ituro ang pagsunod kung ikaw mismo hindi ka sumusunod. Di po ba? Mahirap sabihin na mag-pray tayo, no, magbasa tayo ng salita ng Diyos, o pumunta tayo sa church, yan ay mga utos ng Panginoon sa atin. Ano? Mag-evangelize tayo. Mahirap po yung iutos sa iba kung sa salita lang natin gagawin, no? Mas madali pong sumunod kung ikaw mismo ginagawa mo rin yan. So itong mga pastol dito, no? Hindi lang nila inutusan yung iba nilang mga pastol na, oh, kayo na lang pumunta, kami dito na lang. Hindi. Ang sabi nila, tayo, pupunta tayo, let us go. Okay? So mga kapatid, ngayong umaga, nawa, ang panalangin ko po sa bawat isa sa atin, no? As we see the plan of God for each one of us, no? Let us influence each other, no? To obey the Lord, no? Walang iwanan, no? At walang magsosolo. Okay? Mga kapatid, sama-sama po tayo. No, let us encourage one another, no? To trust the Lord, to obey the Lord, to follow his will and to accomplish his plan for each one of us. Okay po? So yun po ang una na description ng obedience ng mga shepherds, no? It's corporate, no? Sama-sama po sila. Ang pangalawa po na makikita natin dito, hindi lamang it is corporate but it is immediate, no? Ang sabi dito sa verse 15 uli, let us go to Bethlehem and see the thing that has happened. Okay. Sa King James ay ito po ang translation, no? When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let us go now to Bethlehem and see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us. Ang sabi po, let us go now. Okay? So,
pagkasabi sa kanila ng mga angels yung magandang balita, no, na pinanganak na ang tagapagligtas, at sinabi sa kanila yung mga signs para makita mo kung sino siya, no? Pag alis nila, agad, ano, hindi nila sinabing, ah, sige, thank you, no? Thank you sa information, tulog muna kami, no? Kasi gabi na. Di po ba? Bukas ko na lang hahanapin. Okay? Yung iba naman, pwedeng ganito ang kanilang maging dahilan, no? Naku, saan kaya yun? Ang daming bahay dito, bagamat maliit lang ang Bethlehem, pero syempre, iisa-isahin mo yun. Diba? At makita natin doon na dahil sa pagod at nagpapahinga na itong mga pastol, pwede nilang maging dahilan na saka na lang o kaya bukas na lang. At pwedeng ang isa pa rin maging dahilan nila ay paano itong mga tupa? No? Iiwanan natin ito, kaya nga tayo na andito para bantayan ang mga tupang ito. Okay, maraming mga excuses, maraming mga alibis. Pero itong mga pastol na ito, wala silang pakialam, no? Hindi nila inisip yung mga alibis na yun, no? Immediately, no? Sila ay pumunta agad, hinanap agad nila ang Panginoon. Okay? Ang tagapagligtas. Mga kapatid, ngayong umaga, I'm sure marami nang ni-reveal sa inyo na plano ang Panginoon sa lalo na sa taong ito. Di po ba? At ilang araw na lang matatapos na ang 2021. Pero ngayong umaga, mga kapatid, masasabi ba natin na ginagawa natin sa oras na ito ang kalooban ng Panginoon, ang iniuutos ng Panginoon sa bawat isa sa atin? At ngayong umaga, meron bang ipinapagawa sa iyo ang Panginoon? Gaano ka kabilis sumunod, no? Ito ang isa sa nakikita kung bakit pinili ang mga pastol na ito. They obeyed right away. They obeyed immediately. Kahit na ano ang kapalit, no? Kahit na ano ang cost, they obeyed immediately. Katulad din ni Joseph and Mary last week, no? Kahit na delikado, malaking iskandalo, no? Ang kapalit ng kanilang pagsunod, they obeyed, no? At ngayong umaga, ano po ang ating excuse sa atin pong pagsunod sa Panginoon? Ano ang dahilan bakit tayo nahihirapan na sumunod or atin pong binabaliwala, no? O pinagpapabukas, pinagpapamamayana yung kalooban ng Diyos sa atin? Nawa, mga kapatid, katulad ng mga pastol na ito, no? Once na marinig natin, no, ang utos ng Panginoon sa atin, let us obey immediately. Let us obey right away. Okay po? Meron po akong na-meet na isang tao. At ang sabi niya, Pastor, dati umaattend ako dyan sa pinagpapastoran mo. Eh sabi ko, bakit hindi ka na umaattend ngayon? Ang sabi niya, naku, marami pa akong ginagawa eh. Marami pa akong dapat tapusin. Marami pa akong dapat gawin. Sabi ko, ano bang ginagawa mo? Kasi ako ay alalay ni Mayor, no? Ang dami naming pinupuntahan, ang dami naming mga kinakausap. Sabi ko, ah, ganun ba? O so, kailan mo plano na bumalik sa church? No? Makasama namin, mag-aral ng salita ng Diyos. Ay, saka na lang, Pastor. Tatapusin ko muna ito. No? Tatapusin ko muna itong aking mga ginagawa. Sabi ko, mga gaano kaya katagal? Ay, hindi ko alam. No? Hindi ko alam kung kailan ito matatapos. At alam niyo po, nakausap ko siya 20 years ago. At hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Okay? So, mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, no? At hindi ko rin alam kung ano ang mga excuses natin para hindi natin magawa ang mga bagay na yun. Nawa, tularan po natin itong mga pastol na ito. Nung marinig nila ang balita ng mga anghel, they immediately go. Kaya mga kapatid, sana sa umagang ito, ay mapaalalahanan tayo kung paano dapat natin sundin ang kalooban, ang utos ng Panginoon po sa bawat isa sa atin. Huwag na po tayong magdalawang isip, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik, no? Gawin na po agad natin. At ang Panginoon, tayo po ay kanyang sasamahan, tayo po ay hindi niya pababayaan.
Okay po. So yun po ang pangalawa na description ng pagsunod ng mga pastol, no? Una, it was corporate. Second, it was immediate. And third, it was determined, no? Pursigido sila sa kanilang pagsunod. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, pwede silang magdahilan. At yung mga dahilan na yun ay legitimate, no? Tama naman yun, no? Na pagpabukas ko na lang, pagod pa ako eh. Pahinga muna ako, no? Alam niyo po bang napakahirap magpastol ng tupa? Sapagkat sa maghapon ay dapat bantayan mo yan. No, hindi ka pwedeng humiga habang ikaw ay nagbabantay. Kailangan kita men, sapagkat bukod sa babantayan mo, kung ubos na yung kanilang kinakaing damo, pag nakita mo yun, dapat maghanap ka ulit ng paglilipatan sa kanila. And then, ang pangalawa, kailangan bantayan mo sila sa mga mababangis na hayop. At kung sakaling may mga mababangis na hayop na darating, dapat handa kang bantayan sila, ipaglaban sila. At kung sakaling may mawala, no, may malis, kailangan maibalik mo yun. At alam po ninyo, ayon po sa article na nabasa ko, no, ang mga pastol noon, no, madalas ang kanilang inaalagaan ay 100 na tupa. Napakarami po noon, no? At aalagaan mo 'yun maghapon. Kaya pagdating ng gabi, no, kailangan dapat magpahinga ka na. Pero itong mga pastol na ito, after na marinig nila ang magandang balita, no, hindi sila nagpapigil, no? Hindi ko alam kung may mga nag-discourage sa kanila, no? Pero gaya ng sabi ko kanina, they encourage each other. Marahil meron, no? Pero in-encourage na, tara, sama na tayo. Okay? Talagang iniwanan nila kahit na delikado yung 100 sheep at least, no? 100 na kanilang mga alaga. Bakit? Para hanapin ang ipinanganak na tagapagligtas. Willing silang iwan yung mga pwede nilang maging alibay, no? Ganun sila ka-determined na sumunod sa Panginoon. At ang isa pa na kumbaga very challenging itong pagsunod nilang ito ay hindi naman itinuro ng anghel kung ano yung particular na bahay na dapat nilang puntahan. Ang sinabi lang nila ay isang bata, no, na nababalutan ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Eh ang daming mga bahay na may sabsaban, kaya sa palagay ko inisa-isa nila yun, no? Hindi sila nahiyang magtanong, no, kung nasaan. Pero for sure, no, alam ko na ginabayan sila ng Panginoon. Pero ang maganda doon, no, makita natin na description na kanilang obedience, they were determined, no, walang nakapigil sa kanila, no po. Again, bagamat legitimate yung pwede nilang maging excuse, pero hindi yun ang nakapigil sa kanila, no. Iniwanan nila yung mga bagay na hahadlang sa kanila, sa kanilang pagsunod. Ngayong umaga, mga kapatid, ano ang pumipigil sa atin sa pagsunod sa Panginoon, no? Gaano tayo kadeterminado sa atin pong pagsunod sa kanyang iniuutos sa atin? At ang isa pa na makikita natin dito sa mga pastol na ito, hindi sila tumigil hanggat hindi nila nakikita. Sapagkat ang sabi dito sa verse 17, when they had seen him, they spread the word. When they had seen him. Okay, so nakita nila, no? So hindi ko alam kung pang ilang bahay ito, no? At considering na ang mga pastol noon din, ang isa pa na pwede natin makita, ang mga pastol noon, no, mga outcast nga sila eh, kasi mababaho sila. So kumbaga bawal silang pumasok sa community, no? At ang isa pang reputation ng mga shepherds noon ay sila yung mga magnanakaw, kaya sila ay hindi pwedeng pumasok, may batas noon na hindi sila pwedeng makihalubilo sa community. Okay? Pero kahit na ganoon ang kanilang reputation, kahit na may batas na ganoon, no, hinanap pa rin nila. Kaya mga kapatid, nakikita ko na ito ang isa sa dahilan kung bakit kasama sila, no, sa plano ng Panginoon sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Because these shepherds, no, were determined. At mga kapatid, ganun din po ang inaasahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin pong pagsunod sa kanyang kalooban,
sa kanyang utos sa bawat isa atin. Sana maging determinado tayo. Sana walang maka-discourage sa atin. At kung sakaling tayo nadi-discourage, no po, sana ay humanap po tayo ng mga tao na mag-i-encourage sa atin. Hindi yun dun sa mga tao na lalo tayong pababagsakin. Sapagkat, for sure, ano, katulad po ng nangyari dito, may mga pastol na ayaw, no, na sumunod, pero anong ginawa ng bawat isa kanila? They encourage each other. No? So, sa grupo natin, sa church natin, marahil may mga taong nadi-discourage, pero hindi po lahat. May mga tao po tayo na makikita sa church na very strong ang faith, no? Sana doon tayo humingi ng advice, doon tayo magpa-pray, no? Doon tayo makipagkwentuhan, no, sa mga tao na very strong kanilang pananampalataya. At for sure, kung tayo po ay makikisama doon, tayo po ay mapapalakas nila. No po, yan po ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, no? Kaya maganda na tayo po ay laging dumadalo sa church. Okay? Dumadalo sa fellowship. Okay? Dahil ang sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 25, let us not give up meeting together as some are in a habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Okay? So let us encourage one another, no? Sapagkat sa umagang ito, naniniwala ako na sa likod po ng magagandang damit natin, no, sa likod ng magagandang ngiti natin, sa likod ng maayos na pakikitungo ng bawat isa, ay umiiyak ang atin po mga puso, humihingi ng tulong, no, nalulungkot, no, nangangailangan ng encouragement, nangangailangan po ng prayer. Magandang inyo pong mga lingkod, no, bagamat kami ay nakapostura tuwing Linggo, no, bagamat mahigpit ang amin pong mga pagkamay, no? Bagamat madalas kaming ngumingiti, no? Pero there are times in our lives, mga kapatid, na kailangan namin ng akbay, kailangan namin ng tapik, no? Kailangan namin ng encouragement, no? Sapagkat there are times na kami po ay napapagod din, kami po ay nalulungkot din, no? Kaya mga kapatid, lagi po tayong magpalakasan sa isa't isa. Okay? Let us be determined, no, sa pagsunod natin po sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, nakikita ko po na ito ang dahilan kung bakit sa mga pastol unang ibinalita ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Because the obedience of these shepherds were corporate, immediate, and determined. Mga kapatid, meron po bang ganito rin klase tayo na pagsunod sa atin pong Panginoon? Pinili niya ang mga pastol, mga simpleng tao. Ang ibig pong sabihin, kung sila, nagawa nila, kaya din pong gawin natin itong klase ng pagsunod na ito. Okay po? So, ang pangalawa na makikita po natin na katotohanan, ang una, the description of their obedience. Ang pangalawa, the result of their obedience. O anong naging resulta ng kanilang pagsunod? Anong nangyari sa kanila? So, ang sabi nga dito sa verse 17, when they had seen him. So, nung hinanap nila ang Panginoon, nung sinunod nila, no, yung sinabi sa kanila ng angels, no, marahil ay nasa isip nila kung ano ang sign, no, dapat sanggol, bagong panganak, nakabalot sa lampin, at nakahiga sa sabsaban. Yun ang kanilang hinahanap. And then, finally, no, nakita nila. Nakita nila ang Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito, ang nais ko po na matutunan natin dito ay gusto ng Panginoon na hanapin natin siya. At ang pangako niya po, pag hinahanap natin siya, makikita po natin siya. Okay? Ang sabi po sa Jeremiah chapter 29 verses 12 to 14, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. Pansinin niyo po yung sabi niya na,
You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you. So pag hinanap niyo ako, makikita niyo ako. Okay? At ang sabi po sa Luke chapter 11 verses 9 and 10. Ang sabi po dito, "So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks, the door will be opened." So, ito po ang assurance ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pagka hinanap natin siya, masusumpungan po natin siya. Hindi po tayo mabibigo, no? Hindi po tayo mahihirapan, no? Na makita siya. Ang sabi pa ni Haring David, no, sa Psalm 34 verses 4 and 10, "I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears." No? And then sabi pa sa 10, "The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing." So napakaganda po ng sinabi dito ni Haring David, ano? Talagang ang isang tao na hinahanap ang Panginoon, ang sabi si Jeremiah, with all his heart, will be delivered from his fear, no? And will not lack good things, no? Ang ibig sabihin, lahat ng naghahanap sa Panginoon, no, ay masusumpungan nila ang Panginoon at sila'y pagpapalain ng Panginoon pag hinanap natin siya. Bakit ba natin kailangang hanapin ang Panginoon? So again, sabi sa Romans chapter 3 verses 10 to 12, makita po natin doon na no one is righteous, no? No one is seeking the Lord, no? At kaya po ganun, sapagkat tayo po ay nahiwalay sa Panginoon dahil po sa kasalanan. Hindi po tayo makakalapit sa Panginoon hanggat hindi natin sinusuko ang buhay natin sa Panginoong Hesukristo. Hanggat hindi natin nakikita ang Panginoong Hesukristo. At ito po, makita natin dito, no, pagka hinanap natin ang Panginoon, masusumpungan po natin siya. At ngayon po, dahil sa Panginoong Hesukristo, no, masusumpungan po natin ulit ang Panginoon. At napakaganda po ng sinabi dito ni Haring David sa Psalm 34, no? Verses 4 and 10. Okay? Pagka ikaw ay natatakot, no? Pagka ikaw ay nalilito marahil, pagka hindi mo alam ang iyong gagawin, pagka napakabigat na ng iyong problema, you seek the Lord. Hanapin po natin ang Panginoon. At ang sabi ni Haring David, He will deliver us, no? Mapapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito because of God. Marahil ang sasabihin natin eh, ang tagal ko nang hinahanap ang kalooban ng Panginoon, bakit hindi ko pa rin siya makita? No? Balikan natin yung Jeremiah chapter 29 verse 12. Sabi doon, "If you seek the Lord with all your heart," no? Ang paghahanap sa Panginoon hindi yung patingin-tingin ka lang, no? Kundi talagang hindi ka titigil hangga't hindi mo makikita, no? Talagang kung halimbawa ang naghahanap ka ng karayom, no, sa inyong bahay, itataas mo yung kama, yung sopa, no, talagang hahalungkatin mo lahat. Hindi ka titigil hanggang hindi mo makikita. Mga kapatid, alam niyo ba kung bakit hindi natin makita ang Panginoon? Sapagkat napakaraming distractions po natin. Sa pagpipray na lang po natin, bakit hindi po tayo makapokus sa ating pananalangin? Ang dami nating iniisip, gustong gawin, di po ba? Lumilipad na yung isip natin. Madali po tayong madistract. Kaya sabi ng Panginoon dito, if you want to see me, you need to seek me with all your heart. Katulad po ng mga shepherds na ito, no, bakit nila nakita ang Panginoon? Because they were determined. Ang daming dangers, ang daming pwede nila maging alibay. Pero they were determined, that's why they saw the Lord. At ganun din po tayo mga kapatid ngayong umaga, if we are determined, no, hindi tayo madi-discourage, tuloy-tuloy tayo, hindi tayo titigil hanggang hindi natin nakikita ang kalooban ng Panginoon, ang sabi doon, makikita natin, no, ipapakita ng Panginoon. No. Kailangan na ang nating tanggalin ang mga distraction. Actually, yun ang nagpapahirap eh. Yung pagtanggal ng mga distractions. Kasi may mga bagay tayo na hindi natin mag-give up. Di po ba?
at yung mga bagay na yon madalas ang humaharang no sa atin pong pagkakita ng kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ano yung humaharang no? Ano yung humahadlang sa atin pong pagkaalam ng kalooban ng Panginoon? Nawa mga kapatid, no? We will seek the Lord with all our heart, no? Let us be determined in knowing the Lord sapagkat naandiyan lang siya, ano? Ipapakita niya ang kalooban niya sa bawat isa sa atin. So yun po ang una na resulta ng kanilang obedience. They saw the Lord, no? They saw him. Ang pangalawa, they spread the news, no? Ipinamalita nila kung ano yung nakita nila. Sa verses 17 and 18, kung babalikan po natin, ang sabi dito, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, no? Ipinamalita nila, at ang maganda po sa original na pagkakasulat, no, dito, they make it known to everyone. Anong ibig sabihin nung they make it known? Ang ibig sabihin, hindi sila tumigil hanggat hindi nauunawaan nung pinagsasabihan nila, no? Yung kanilang nakita. Okay, hindi lang basta nila, hindi lang sila nag-post ng announcement, no? Sa kalye, no? Na nakita na namin ang tagapagligtas, hindi po. Ang ibig sabihin po nito nung they spread the news, inisa-isa po nila, no? Kwento nila in details, no? Yung kanilang narinig from the angels at yung kanilang nasaksihan doon sa sabsaban. Wala silang sinabi na hindi nila narinig at hindi nila nakita, no? Kung ano lang yung narinig nila, kung ano lang yung nakita nila, yun lang ang kanilang ibinalita, no? Hindi sila nagbahagi ng fake news, no? Hindi sila nagdagdag at hindi rin sila nagbawas. Yun po ang ibig sabihin nung they spread the news. They make it known to everybody. At ano lang ba yung kanilang sinabi, no? Ito po ang kanilang sinabi sa verse 11. Ang sabi dito, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ, the Lord. This is the simplest but most powerful gospel message, no? That they have shared, no? To everyone. At mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, ang pagbabahagi po ng mabuting balita, no, ay ganito lang po kasimple. Pero ito pong mensaheng ito, dahil ito'y galing sa salita ng Diyos, this is powerful. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first to the Jew and then to the Gentiles. So makita po natin na dapat hindi natin ito ikahiya, hindi natin ito dapat itago, hindi po dapat natin itong sarilinin, no, ang magandang balita na dumating na ang tagapagligtas. Na ang tagapagligtas na ito ay mula sa lahi ni David na siyang pangako, no po, ng mga propeta noon pa na ikwento sa atin ng mga ninuno natin. Kaya mga kapatid, ano ang dapat lang nating ibahagi na salita ng Diyos? Una, yung nakita lang natin at narinig natin. Kumbaga yung natutunan lang natin. Huwag nating ibabahagi yung hindi natin alam. Kasi madalas ang fear natin kung bakit nahihirapan tayo magbahagi ng mabuting balita. Sapagkat una, naisip natin baka magkamali tayo, no? Naisip natin kulang pa tayo sa kaalaman. Okay? Itong mga shepherds na to, marahil hindi mataas ang kanilang mga pinag-aralan. Di po ba? In fact, they are outcast, no? Walang makikinig sa kanila, no? Dahil nga doon sa batas at doon sa impression sa kanila. Pero anong ginawa nila sa kabila ng mga bagay na yon, sa kabila ng mga restrictions na yon, they spread the news, no? They make this news known to everyone. Mga kapatid, binabahagi mo ba ang salita ng Diyos sa mga tao na nangangailangan nito? Lagi ko po itong sinasabi, marahil ang nangangailangan ng mabuting balita, ang balita ng kaligtasan, ay ang iyong magulang, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong family, mga relatives,
mga office mates, classmates, mga kapitbahay, or yung iyong best friend, na ibahagi mo na ba yun? Nawa ang Paskong ito na darating, magpaalala sa atin, no, ng pagsunod ng mga pastol na ito, na sa kabila na sila ay ordinaryo, no, sa kabila na sila ay outcast, nung marinig nila, makita nila na ang tagapagligtas ay dumating na. Ibinahagi nila ito. Walang nakapigil din sa kanila. Sana mga kapatid, walang makapigil sa atin, no, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang tangi mo lang na dapat sabihin ay kung ano ang ginawa, no, at ano ang naranasan mo, no, sa Panginoong Hesukristo. So yun po ang pangalawa na resulta ng kanilang pagsunod, no? Ang una, they saw the Lord. Secondly, they spread the news, no? Pinakalat nila, no? Pinaalam nila sa lahat ng mga tao. And then ang pangatlo at ang panghuli, their lives were changed, no? Nagbago ang kanilang buhay. Kung titingnan po natin sa verse 20, ang sabi dito, the shepherds returned glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, which were just as they had been told. No? So, kung ano yung sinabi sa kanilang mga angels, yun ang kanilang nakita. Kaya sila'y nagpuri, nagpasalamat, no? Natuwa sila, no, sa Panginoon. At ako'y naniniwala na isa sa dahilan kung bakit nangyari ito, no? Sapagkat, for the first time in their lives, no, may nagseryoso sa kanila, no? May nagsabi ng totoo sa kanila. At yun pa, ano, ang mga anghel pa ang nagsabi. Okay? Kasi kung mapapansin niyo yun, which were just as they had been told. Marahil maraming mga taong nanloloko sa kanila during that time. No? Marami ang mga tao na nagsasamantala sa kanila. At in return, ganun din ang ginagawa nila. Talagang nagsisinungaling sila, no? Nagnanakaw nga sila, no? At galit siguro sila sa mga tao. And they feel they are outcast, they are nothing, no? They are worthless. Pero nung makita nila ang Panginoon, their lives were changed, no? At mga kapatid, ngayon pong umaga, ang Panginoon din babaguhin niya ang buhay natin. Once na isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Kahit gaano pa kasama, kahit na gaano katindi ang galit sa atin pong puso, kahit na gaano katindi ang ginawa ng ibang tao sa atin, or anong gustong ganti ang gawin natin sa iba, no, God can change our hearts, no? At kung babalikan nga po natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 31, ang sabi dito ni Apostol Pablo, therefore as it is written, let him who boast in the Lord, no? Natuwa itong mga pastol na ito sapagkat bagamat sila ay outcast, no? Bagamat sila ay hindi pinapaniwalaan, hindi siniseryoso ng maraming mga tao. Bagamat sila ay walang karunungan o wala silang kayamanan, no? But they know the Lord. Okay? Nakilala nila, nakita nila first hand, no, ang Panginoon. At yun nga, dahil sa kanilang pagsunod, napasama sila dito. Taon-taon, every time na pag-uusapan, no po, every time na i-celebrate ang birthday ng Panginoong Jesucristo, hindi po mawawala ang kwento, no, hindi po mawawala, no po, ang mga pastol na ito. At naniniwala ako ngayong umaga, mga kapatid, ang dahilan bakit nakabot sa atin ang gospel, no, ay isa sa mga ginamit ng Panginoon ay ang mga pastol na ito. At mga kapatid, ngayong umaga, kung ibabahagi natin ang salita ng Panginoon, no, gagamitin din tayo ng Panginoon kahit na gaano kasimple ang ating pagkakasabi, no, basta't ito ay gagawin natin dahil gusto nating sundin ng Panginoon, malayo po ang mararating nito, no. At kung hindi man tayo ma-recognize, no, sa ating mga efforts na ginagawa for God, one thing is sure, no, pag nagkita-kita tayo ng Panginoon doon sa kalangitan, no, walang ni isang minuto, no, na ginawa mo ang hindi niya gagantimpalaan, no, kung ginawa mo 'yan ng buong puso mo at may pagmamahal sa Panginoon,
gagantim palaan niyang lahat yan. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, ang hamon ko po sa bawat isa. Let us obey the Lord, just like these shepherds. No? Let us give our best years, no, for the Lord. No? Sana wag nating maisip na sumunod sa Panginoon pagka matanda na tayo, uugod-ugod na tayo, pagka may injuries na tayo, no? Pagka malabo na ang ating mga mata, no? Pagka may sakit na tayo. Sana habang malalakas pa tayo, mabilis pa tayong tumakbo, no? Maayos pa ang ating mga itsura, no? Nakapagsalita pa tayo ng ayos, nakapagpaliwanag pa tayo ng ayos. Gawin na natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, no? At mga kapatid, muli, no, ibahagi na natin ang salita ng Diyos sa mga tao na nangangailangan nito. Huwag na nating hintayin na magkasakit pa sila, no, o nakaratay na sila, no, sa banig na karamdaman na para bang hindi mo alam kung nauunawaan ka pa o hindi. Habang nakakaunawa pa sila, mga kapatid, no, let us grab this opportunity. Let's do it now, no. Ibahagi na natin, gawin na natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa ang mensaheng ito ngayong umaga ay nagbigay po sa atin uli ng empowerment, no, para sundin kung ano ang ipinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa atin pong pagse-celebrate ng Pasko, no, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat siya'y dumating, no. Pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ginamit niya ang mga pastol na ito para ibahagi ang mabuting balita. Nawa sila'y naging halimbawa sa kanilang pagsunod at nagkaroon po tayo ng malaking dahilan para sumunod din sa Panginoon sa lahat ng kanyang iniuutos sa atin. Okay po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa inyong paalala sa amin ngayon pong umaga. Salamat po sa mga pastol na ito na ginamit mo. Sila'y mga simple. Sila, Panginoon, ay hindi pinapaniwalaan, hindi pinapansin, pero sila'y ginamit mo para maging halimbawa sa amin, lalo na sa larangan ng pagsunod. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na encourage ang bawat isa na sumunod sa inyo sa pamamagitan ng pagsunod muna namin. At nawa, kung ano man ang iniuutos mo sa amin ngayong umaga, sundin namin agad. Huwag na namin itong ipagpabukas, huwag namin itong baliwalain. Ito ay gawin agad namin, Panginoon. At tulungan mo kami na maging determinado. Kung meron pong nadi-discourage sa amin ngayong umaga, please Lord, strengthen him or her. At nawa, Panginoon, ay gamitin mo mga buhay namin para maging encouragement sa kanila. Panginoon, salamat sa inyo pong itinuro sa amin ngayong umaga. At muli, salamat sapagkat sinugo mo ang Panginoong Jesucristo para iligtas kami buhat sa aming mga kasalanan. At salamat sa mga ginamit mo para ibahagi ito. At tulungan mo kami at gamitin mo rin kami, Panginoon, para ibahagi ito sa iba na nangangailangan. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Patuloy po tayong mag-ingat. At Merry Christmas and Happy New Year po sa bawat isa. Thank you.
the voice.